topic natin for today is about bunkering operations. So, kung paano maghanda during bunkering. So, sa mga hindi pa nag-like and subscribe my YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel, mga kabaro. Sa mga nagkagusto ng video na to, sa mga nag-aabang sa ating Facebook page, you can share it, you can have it. So, para makarating sa ating mga kabaro na hindi pa nakapag-follow ng ating page. So, this is Chief Engineer Longno and this is my vlog. So, ang topic natin today is about bunkering preparation, no? Kung paano mag-prepare during bunkering. But before that, gusto ko magpasalamat sa mga nag-comment sa aking natumulong sa pag-comment sa aking hinihingi na pabor sa inyo, no? Yung kasi meron akong last term paper po sa aking masteral, no? No, yung aking topic ay sufferers, depression, and suicide, no? So, mga nag-comments doon, salamat. So, sa mga hindi pa nag-comment, please comment, no, sa kung ano ang mga kwan nyo sa anong mga reasons bakit nag-suicide at merong depression ang mga sufferers on board. So, thank you sa mga nag-comments. Na sa hindi pa nag-comments, please help me nga matapos ko yung aking research para nga makagraduate na ko sa aking masteral. So, umpisa natin ang topic, no? So, ang topic natin today na pag-uusapan is about bunkering preparation. No? So, ano ba dapat ang preparahan natin pag bunkering? So, una-una, dapat ihanda natin ang ating tanki na kakakargahan. No? So, ano ba dapat, ilang percent ba dapat ang ikakarga natin sa tanki? No? So, mostly, ang kinakarga natin sa ating barko para sa safe, no? 80 to 85%. Percent, no? Yun yung una. Dapat i-prepare natin yung tanki natin. So, halimbawa, ilan ba yung ilang tanki yung kakargahan mo? Magkakarga ka ng 1,000. So, dapat yung mga tanki na yun ay na-prepare mo na, no? Na-survey mo na yung mga laman nun, na walang laman yun, no? So, una-una, dapat kunin mo yung 85% ng tanki mo. Halimbawa, yung tanki mo ay ang laman ay 500. So, kunin mo yung 85%. Tapos, kunin 8 times mo yung value ng 85% sa specific gravity ng fuel na kukunan mo. Halimbawa, yung kukunin mo ay kalimitan niya yon sa Luzon 4, 0.91, 0.92 na 92 na ang specific gravity. So, 8 times mo sa mga, kunin mo ang kanyang SG sa 35 degrees o 30 degrees na transfer temperature ng fuel. So, naturo ko na yan sa aking previous na vlog, no? So, tingnan nyo na lang doon kung paano mag-compute ng fuel, no? So, dapat importante yan, kabaro, no? Yung pag-prepare ng ating tanke, no? So, maraming engineer na nabubulilyaso, no? Pagkarga ng tanke, mali ba? O, apahapan, no? So, kasi hindi niya prepare yung, hindi niya napiparahan na higit yung bunkering, no? Saka, di kaya, mali yung computation, no? O maigi na, dapat chicken palagi at prepare natin ang ating mga tangke, no? Dapat as much as possible, hanggang 85% lang tayo magkarga ng ating tangke. So, ano pang mga prepare natin? Yung balbula, yung mga valve, no? As chief engineer, dapat alam mo yung mga balbula mo. Hindi mo lang iasa kay third engineer, kay fourth engineer, no? Mali yun. Hanggang kay second engineer, iasa mo lang, hindi mo alam kung paano tingnan yung mga balbula. Kung mali yun, dapat as a chief engineer, dapat alam mo rin yung mga balbula na yun. No? Tine-check mo rin yun. No? Hindi lang autos ka kay second engineer, tada nyo, buksan nyo to, buksan nyo yan. No? As much as possible, alam mo rin, tapos nire-review mo rin para walang sisihan pag mayroong problema na mag-arise sa barko. No? So, dapat lahat ng balbula na yun, i-check mo. So, halimbawa, kung mga pneumatic o electronic yung mga balbula na yun, so, bago magbangkering, i-check mo rin, no, kung gumagana yun. So, nangyari na sa akin yun, no? So, pagbangkering, i-asa ka, computer lang ba? So, before bangkering, hindi mo na-check yung mga balbula na yun ng mga electronics, no? Na dito lang sa computer bubuksan. Yung pagbangkering na, puta, stock up pala. No, matagal na hindi ginagamit. So,
hindi mabuksan niyo yun. O paano yan? Halimbawa ay papuno na yung isang tanki mo, lilipat ka ng isang tanki, hindi mabuksan. So, takbo ka ngayon, obligado ka ngayon na ipapara yung bangkirin. No? So, dapat natitesting mo yan, yung mga malbulan na yan. So, mga tlo, na i-ano natin, i-prepare natin na yung ating mga bottles, no? So, yung mga bote na gagamitin natin na pagpapadala sa laboratory. So, kung ano mang kumpanya ang ano nyo, sa dito sa amin, halimbawa, BPS or Veritas Petroleum Services, no, sa amin dito, so, kalimitan, tatlo lang ang bote namin. So, isa na para sa laboratory, isa para sa ships na may iwan dito, yung isa para sa supplier ng bunker na ibibigay natin, no? So, yung pang-apat, kalimitan, ang apat, yung Marpol, dapat yung Marpol bottle manggagaling sa supplier. Sila magbibigay sa atin ng Marpol sample bottle, no? So, kung ano man ang company na padadala nyo, so, limbaba, so, kung bago ka sa kumpanya, alamin mo yung inyong SMS kung saan yung pinapadala ito, no? Tapos, sige ka ng advice sa opisina kung saan yung pinapadala ito, no? So, i-prepare mo yung bottle, i-prepare mo yung mga label, no? Yung mga checklist ng company checklist, i-prepare mo yon, no? Tapos, yung address na patadadahan mo kung saan may papadala. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo ang BPS, Veritas Petroleum Services, kung paan, saan siya ipapadala o na laboratory, kung paano mag-prepare ng BPS sample bottle, at saka anong mga procedure nila na ginagawa, no? Sa video na to, ituturo ko. Tapos, yung mga dapat ihingin mo sa supplier, ano ba ang mga dapat na ibigay sa inyo ng supplier before mag-start ng bunkering. So, be careful sa itong mga bagay na to, kabaro. Take note sa mga bagay na ito na kukunin nyo during bunkering. Una-una, MSTS. No, bago mag-start ng bunkering, dapat yung supplier mayroong MSTS or material synthetic na shake, no, ng fuel. No? Pag wala to, dapat wag ka mag-start kasi hinahanap ng port state control to kung MSTS. Pangalawa, yung laboratory result ng bunker na isusupply sa'yo, kasi merong mga matadaya na supplier. Bibigyan ka ng 0.98 na computation sa fuel na marireceive mo. Pero yung fuel niya pag pinalaboratory mo, 0.9 lang. No? So, malaking lapses yun. Dapat, before mag-start ng bunkering, ihingi ka ng laboratory result ng kanyang bunker. No? Wag ka mag-umpisa kung walang laboratory result, no, ng kanyang fuel. So, tapos, mga tlo, yung mga pinapipirmahan sa'yo, no? Dapat, yung mga papipirmahan sa'yo, tingnan mo maigi. Baka yung mga pinapirmahan mo doon, pabor sa kanyang side, o yung pinapirmahan mo doon, ibidiin, hindi patapos yung bunkering. Napirmahan mo na yung bunker delivery dot, no? So, discuss na, no? So, tingnan mo maigi yung mga pinapipirmahan mo. Yung iba, lalo na yung mga ibang lakuan dyan, supplier na matadaya, no? So, dapat, tingnan mong maigi yung mga binibigay sa'yo na di na papipirmahan mo. So, tapos, pang-apat, yung piniin, yung pinaka-importante, yung pinaka-resibo natin. Tingnan mong maigi yung piniin, yung mga sinusulat, yung pinaka-importante pa isa sa piniin na titingnan mo, ano? Yung sulfur content ng fuel. Kalimitan niya yun yung ginagamit natin na sa amin dito. Halimbawa, yung sulfur na, dapat yung fuel ay sulfur content below 0.5% sulfur, no? So, magtaas sa 0.5, kung hindi pwede, no? Dapat below 0.5 yung sulfur content. Saka sa laboratory result, tingnan mo din yung sulfur content ng fuel na isusupply sa'yo, no? Yun yung mga items na dapat mga tips na tandaan mo, kabaro, pag nagbangkering. So, ang isa pa, yung sampling, no? Yung sampling, paano magkuha ng sample, no? Dapat mag-agree yung supplier kung paano ka magkuha ng sample, no? So, dito sa video na to, ipapakita ko din kung paano magkuha ng sample. Hindi lang basta sample na kung saan-saan ka lang kukuha. Dapat as per standard yung pagkuha ng sample, no? Nangyari na sa akin noon, no? So, pinabayaan ko lang yung mga engineer ko, kuha sila ng sample, dinadrain lang nila, no?
So nakita ng surveyor, nagalit yung surveyor na pagkuha. So minsan kung medyo maluwag ka, ganyan eh, inihayaan mo lang kahit mali na alam mo mali, inihayaan pa. Kung dapat, as per standard tayo pag nagkuha ng sample. No? So yun lang kabaro. Ngayon, pupunta tayo kung paano mag operate during bunkering. So, tara. So today, no, we are preparing ating sample bottles at pagkuha ng sample dahil sa magbabunkering kami, no? So ang ating laboratory o yung company na magsusuri ng ating fuel ay itong VPS or Veritas Petroleum Services, no? So, usually ang Veritas, so tatlong bote ang pinaprovide, no? Laboratory, supplier, at saka yung vessel retained, no? So ito yung sample bottle label niya dito. Yan, so nakalagay laboratory, nasil, supplier, retained on board, at saka MARPOL. So itong MARPOL, ito ay manggagaling sa ating supplier, no? O as per regulation, dapat ang MARPOL ay manggagaling sa supplier, no? Hindi sa barko, no? So ito ang ating mga seal number. So halimbawa, yan. So ayan, halimbawa yan. O lagyan ko ng pangalan para nga hindi ka malito, no? So yan yung ilalagay natin dito, sa laboratory, supplier, at saka vessel na seal, no? Ayan. So pipil upan natin to. Pagdapos natin fill up yan, didikit natin dito sa ating sample bottle, no? So yung sa laboratory, ilalagay natin dito sa box na to. Yan, mamaya, no? So ito, dito natin ilalagay yung sample ng fuel, no? Doon sa manifold. So make sure na meron kayong drip flange, no? Na doon magdi-drip ang fuel. Puntahan natin ang bunker manifold. So ngayon, kakabit na kami ng bunker hose, no? Bunkering hose. O ito yung sinasabi kong sampling flange, no? Kailangan niya, no? Yung butas kailangan dito nakaharap. Yan, no? So dito natin ilalagay itong pagkuha ng fuel sample. Yan, yan. So, yan. Yan siya, no? O, importante yan, no? So, pag wala kayo niyan, mayroong mga stricto na mga bunker surveyor. So, hindi nila allowed yung ang ganitong type, no? Halimbawa, itong gagamitin mo, dyan mo papatutuloyin. O, mayroong mga stricto, ayaw nila, no? Wala sa standard. So, hindi nila honor yung sample bottle mo, no? So, wala ka kayong ipapadala sa laboratory. So, dapat, as per standard, no? Kailangan may yung sample flange ka na ganito, no? Na ikakabit. Yan. So, huwag kayong gagamit dito. Dito kayo kukuha. Naranasan ko na yan na mayroong stricto na surveyor. Ayaw nila i-honor yung sample mo, no? So, yun. Ayan mga boys. Ayan. No? Ayan. Kakabit ng flange. So, ito ang box natin, no? Dito natin mamaya papasok ang fuel sample para ipadala sa laboratory. VPS, may tatlong page ka na pipilapan, no? So, una, itong request to witness sampling, no? Ito. So, yan, pilapan mo yan. Tapos, dito yung mga seal number. Tapos, dito yung name mo, so signature. Tapos, dito yung sa representative. So, ang isang copy nito sa'yo, ang isang copy ibigay mo sa supplier, no? Na patunay na mapayag sa sayong paraan sa pagkuha ng sample, no, doon sa manifold. So ayan, no? So
sa'yo ang isang kape, take note, saka yung isa, yung original sa'yo, yung ano, yung carbonized, ibigay mo sa kanya, no? So ito yung request sampling. Pangalawa, ito yung sample detail form, no? Pilapan mo rin ito, no? Yan, so pilapan mo yan. Yan, mga kwan, lahat, pilapan mo, no? Hanggang dito, pirmahan mo, lagyan mo ng stamp. So ito naman, ilalagay mo dito sa loob ng box, ang original, no? Ang carbonized, maiiwan sa'yo, no? So ito yung pangalawa na papel na pipilapan mo. Yan, sample detail form, no? So ito, at saka yung photocopy ng BDN, ilalagay mo dito sa loob para ipadala sa laboratory. Yung last ay itong, yung pangatlo, no? Or last, ito yung dispatch copy, no? So ito yung proforma or invoice, no? So yan, consigning, kung saan ang address mo ipapadala. Halimbawa, sa UAA mo ipadala, so ilagay mo yung address ng UAA. So one sample, ilagay mo one sample of bunker oil, it's 1 liter, no? So yan, representative signature, ship stamp. Yan. Tapos ito, ang isang copy, ang original, ibigay mo sa agent, no? Ito yung magpadala siya sa yung proforma invoice para magpadala siya sa laboratory, no? So yung kwan, carbonize, may iwan sa iyo. So yun, no? Yan lang yung tatlo, no? So ito na, no? Pipilapan na natin yung documents ng supplier. So, mag-ingat sa pag-firma, no? Yan, limbawa yan. Basahin mong maigi isa-isa, no? Baka yung pinipirmahan mo ay BDE na, no? Disgrasya. Hindi ka pa nalodingan, may laman na yung tangke mo. So, dapat basahin ng maigi yung mga pinirmahan mo, no? So, ano ba dapat ang makukuha natin na importante doon sa supplier? Nakukunin natin, no? So, una-una, yung dapat yung supplier mag-provide ng kanyang bunker details, no? Na isusupply sa atin. Halimbawa yan, no? Yan, importante yan. Tukunin mo yan, no? So, pangalawa, yung MSDS, no? Kung walang MSDS, huwag ka magpaumpisa ng bunker. Dapat may MSDS siya, no? Yan, MSDS, no? So, kailangan yan. Hinahanap ng mga port state control yan, no? Yan. So, yung material safety data sheet ng bunker na siya supply sa atin. So, pangatlo, yung analysis ng bunker, no? Dapat kukuha ka nito, no? Bibigyan ka ng analysis. Kasi minsan, mali yung ibibigay nila na density sa DDN. BDN, no? Dadayain ka, no? So, dapat may analysis certificate yung bunker na isusupply sa'yo. Hingiin mo palagi yan sa mga supplier na bigyan ka. Kung walang laboratory certificate, huwag kang magpumpisa, no? Dinikit na natin yung address, no? Ayan. So, sa Fujairah tayo kasi as per mapping, sa sinabi ko na, South Africa ay yellow. So, ibig sabihin sa Fujairah tayo. So, yan. May mga mapping yan, eh. So, sundan nyo lang. No? So, alimbawa, no? Ito yung mga address na padadalhan natin sa Amerika, Singapore, UAA, pag sa Europe naman, Netherlands. Ito na ating sample kabaro, no? Yan. Yan. So, ilalagay natin yung label, no? Ididikit natin dyan. Ito ang ating mga sample bottle. Yan, ha? So, ito, para to sa barko, may iwan to sa barko. Ito, papunta sa supplier. Ibibigay natin sa supplier yan, no? Yan, yung ating mga ano, no? So, nandyan rin, no? Fill upan nyo lang, no? Yan. So, fill upan nyo lang lahat yan. Mga density, biscuit, tapos papirmahan sa kanila, no? So, para sa supplier yan, no? Tapos ito, para sa laboratory, yan. So, para sa laboratory naman to. Yan. Yan siya. Yung tatlo. This is the, no? Yung binigay ng supplier, no? So, ito ang ating marble sample, no? Nang galing sa kanila. Isa. Tapos, ito yung binigay nila na para sa atin, no? So, dapat, most of the time, yung marble ay manggagaling sa supplier, no? Marble bottle, yan. No? So, ikikip natin yan. Ilalagay natin doon sa ating mga fuel sample box, no? So ito na ang ipapadala natin sa
laboratory, no? Makikita nyo, naka-ziplock siya, no? Just in case na ma-oil spill siya, ma-spill man siya, tumba o na lumuwa, ma, ano dyan, hindi magkalat sa box, no? Dito sa box, para nga, hindi tayo ma- pagalitan ng agent, no? Yan. So, yan na. So, ito na ang BDN, no? So, ito na ngayon ang BDN. Checkin yung maigi, no? Yung product. Hmm? Yung density, based ba sa kanyang analysis, no? Tapos, yung sulfur, yan, yung pinaka-importante din, yung sulfur kailangan, kasi low sulfur yung ginagamit, dapat mas mababa sa 0.5, yan, no? 0.46, so pasok. Viscosity, yung metric tons na sinupply niya sa atin, no? Yung kwan, yung kwan niya, o yan, 599.129, no? Yan, so, yan, yan, no? So, lahat naman nandyan, no? Tapos, importante ang address ng supplier, yan. Address ng supplier, yan, BP. So, basahin maigi yung BDN bago pirmahan. So, ito na yung pinaka-resibo, kumbaga. Ito na yung resibo natin na binibigay nila, no? So, yan. So, yan lang. So, ito, no? Yung BDN, ipaputokopy mo. Yan. Putokopy ng BDN. Tapos, itong sample detail form, no? Yung puti, no? So, ilalagay mo dito sa loob ng box. Kasama yung sample for laboratory. Yan. Para ipadala sa laboratory sa UAA. So, yung VPS mismo ay pupunta doon sa agent, no? Pupuntahan ng agent yan, no? Pipick upin itong VPS bottle para sila ang magpadala sa UAA. May tao yan sila na ipapadala doon sa agent. Sila na ang magpadala. So, i-handover mo lang yan sa agent. Kasama itong proforma invoice. Okay na yan. So, ito na, no? Yan. No, no, yan, yan, no, nakatope na yan. Ipapasok pa yan sa loob. Yan, yan. Yan. Pati itong sample na ipapadala. Yan. So, ito na, yung proforma invoice. So, ipaputokopy pa pala natin yung MSDS, no? So, ilagay lang, itupi lang natin yan dyan, tapos idikit. So, ibigay natin yan sa ahente, no? So, yan na siya. Nakaka-box na. So, itong MSDS, kasama yung proforma invoice, no? So, i-fold natin yan. I-fold natin yan ganyan. Tapos, yan, idikit mo dyan. Ibigay sa ahente. Yan, no? So, ipaputokopy natin tong MSD piece. Huwag mo ibigay yung original, ha. Paputokopy mo lang, tapos ito mo ikon. Yan. So, nandito na ngayon yung MSDS na photocopy at saka yung invoice pro forma, no? Yan. So, yan. Tapos ito yung company handing landing form, no? So, dapat may company landing form na kayo. Papirmahan nyo sa agent na pipick up na katunayan na na-pick up niya yung sample bottle. So, yun na guys, no? Tapos na ng aming bunkering. Ang na-receive na fuel ay na-compute na rin at saka okay rin. So, good to go na. So, thank you guys. Sana may napulot kayong aral sa video na to. Yun lang kabaro, no? Kung paano mag-prepare during bunkering operation, no? Sa mga gusto pa magpanood ng full video, please click the link below para makapunta kayo sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe my YouTube channel, no? Please like and subscribe my YouTube channel para makapunta kayo doon, makapanood nyo ang full video. Marami tayong matutunan sa aking YouTube channel. So thank you kabaro, no, sa mga support and like sa aking mga videos. Thank you so much. Sana yung mga video na ito ay nakatulong sa inyo. So this is Chef Engineer Longno and this is my vlog. Thank you, bye-bye. God bless.